it's me, Phazzzie. Welcome to another video. And pasensya na kung medyo maliwanag kasi ayan yung bintana. So anyway, today I'm going to share with you kung ano yung mga na-haul ko or na-purchase ko sa Shopee. First, ano ba yung Shopee? Shopee is an online app na kung saan pwede kang bumili at magbenta. So, sa Shopee, halo-halo yung mabibili mo or makikita mo, pwede mo pagpilian. May mahal, may mura. Ikaw na lang, gagalingan mo na lang yung pagpili. And ngayon, ay share ko sa inyo yung dalawang binilihan ko. Yung first is yung hindi ako talaga na-satisfied and talagang na-disappoint ako. Sorry to say, talagang na-disappoint ako. Pero yung second, ito, sobrang satisfied ako and nagustuhan ko and definitely bibili ako ulit. So, umpisahan natin dun sa una. Yung una is, hindi ko na lang papangalanan ha. Kasi, syempre, para na rin, respeto na rin dun sa owner or dun sa seller. Pero, etong shop na to, is nakita ko lang din sa isang fellow YouTuber na kung saan dun siya bumili. And, so ako, syempre, out of curiosity, and dun sa isang YouTuber, okay naman yung experience niya. So, dun din ako bumili. And, ngayon, nung nag-purchase ako, walang coordination sa akin yung seller. Kasi before, nakapag-purchase na rin naman ako. So, nakikipag-coordinate yung seller, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. So, etong seller na binilhan ko na to, wala siyang coordination and all. So, tapos medyo natagalan pa. And actually, ilang days na ba? Sobrang init na ako bago dumating yung mga products or yung ano yung delivery. Ngayon, eto na. Eto yung mga nabili ko sa kanila. Unang hindi ko nagustuhan yung packaging kasi tignan nyo naman, pagbukas ko kasi nitong bag, eto na yung eto lang yung bumungad sa akin. Yan, ganyan. Okay, sige, ganito ha. Hindi naman ako choosy or whatever. It's just that na-compare ko kasi siya dun sa ibang mga binilhan ko and dito sa isang recent ko rin na binilhan. So, hindi naman sa ayoko nung packaging nila na naka-plastic lang. Ang sa akin lang is mas maganda sana kasi meron kasi ako na-experience na mas maganda, mas okay yung packaging. So, anyway, so ito yung packaging nila, naka-plastic. And then, yung mga nabili ko dito, sobrang, yung iba, konti lang naman ko. Yung una is, itong reseal and save. And this is for, I think it's 175 or 180 pesos. So, ito siya, yung mag-seal ng mga plastic and all na kala ko kasi maliit lang. So, malaki pala siya sa personal. So anyway, sabi ko, ha, ganito pala siya. Akala ko yung maliit lang na ganito, tapos igaganon mo din sa mga chicheria mo, ay sa mga hindi mo naubos na food. Akala ko gaganon siya, tapos masisil. Yun pala, ipa-flat siyang ganon. Pakita ko sa inyo, ito yun. Battery operated siya, and wait. Ayan. Ganito siya. So, yung plastic, dito ilalagay. Tapos, i-on muna siya. Tapos, dyan ilalagay. Ganun. Tapos, isi-seal siyang ganun. Tapos, yun, masi-seal na. Parang ganito, example. Kunyari, ito yung plastic. So, ang nakalagay sa instructions, ano, gupitin daw yung excess. So, lalagay dyan. Nagupit ko na, kunyari. Tapos, tutuunan para may mainit. Tapos yung afternoon, yun, sealed na. So, ito yung first item na nabili ko. And then, next is, bumili rin ako ng eyelash genie, heated eyelash curler or curler. Ayan, basta ito siya. Ito, yung ano, battery operated rin siya. And, kasi nga hindi mahaba yung pinikmata ko. So, testingin ko pa. Hindi ko pa siya nabubuksan. So, iin
iinit daw siya tapos tsaka mo siya gaganon. Or igaganon mo muna siya tsaka siya iinit. So, dalawang AAA na battery. I think ito ay, naku, hindi ko alam, 100 or 150, something like that. Yan, ganon. Hanapin ko na lang yung presyo tapos ilalagay ko sa description box. And then next, yung nabili ko ay itong bag. Alam ko, maraming ganito sa Divisoria. Nagpunta ako sa Divisoria, may mga nakita akong ganito. And hindi ako nakabili, so kaya ito na lang. Sa kanya na ako bumili. Anyway, 100 pesos lang naman. 100 pesos yan, lagayan ko ng mga kung anik-anik kapag nag-travel. Kasi, paalis kasi kami itong April, so gusto ko organize yung mga ano, mga gamit. So ito, yung isa ko pang nabili. And last but not the least is itong imitation lang to ha, fake na fake to. Naked 3 Urban Decay na ano na brushes. 12 pieces yan na brush for only 150 pesos. Yes guys, 150 pesos. And sobrang natuwa ako dito kasi actually, mali. Sobra akong na-excite na bilhin siya. Kasi, ito nga yung nakita ko dun sa YouTuber na binili niya. And, akala ko okay. So, dun sa pictures, pati sa Shopee, mukha namang okay. So, tapos nung nakita ko siya, nung binuksan ko siya, ayan, pagkabukas na. Sa lahat ng items, ito lang ang nakabubble wrap. Okay. So, ayan, binuksan ko siya. Pagkabukas ko, ayan, ganyan siya. And sobrang, pagkabukas pa lang, amoy na amoy mo yung parang amoy cutex na amoy gamot, parang ganon. So, naintindihan ko kasi bago pa eh, diba? Tapos, eto, ganito lang pala kaliit yung brushes, and sobrang, wala lang. Siyempre, ano i-expect ko sa 150 pesos, at saka, hindi pa siya original, diba? So, huwag na akong choosy. Yun nga lang, parang gusto ko lang i-share na sobrang na-disappoint ako. Hindi dahil dito sa produkto, pero siguro mataas yung expectations ko dun sa picture kasi na naka-display versus dito sa reality. So, ayan. Pero, in fairness naman, may mga brush na malambot, tapos may mga brush lang din talaga na hindi. So, ayun. Ito yun. 12 pieces naman siya. Okay na rin siya. So, not bad. Pwede ko siyang gamitin. Pero, kasi nung una naisip ko, ito yung gagamit. Ito yung dadalhin ko pag nag-travel ako. Kasi yung mga brushes ko talaga is yung malalaki na, ano, na samol ko binili. Gano'n. So, parang naisip ko, ito na lang para may lagayan. Pero, nung nakita ko, hindi pala. Yun pa rin yung mga dadalhin ko. And ito, iwan sa bahay. Pero still, kung tatanungin niyo ako kung bibilhin ko pa rin siya kahit alam kong ganito, siguro para malaman ko na, paano ba, bibilhin ko pa rin siya kasi gusto ko talaga siya. Gusto ko yung itsura niya, gusto ko yung lalagyan niya, at least yung lalagyan hindi fail, diba? So, yan. And, so yun yung experience ko dun sa shop na yun. That's it. Siguro, kung tatanong niyo ako kung bibili pa ako sa shop na yun, hindi na siguro. Maghahanap na lang ako ng ibang shop na mas accommodating yung seller. At saka, ayun, wala naman ako kasi nakita na pwede ko pang bilhin sa kanila. At kasi yung iba talaga ng tinda sa kanila is makikita mo talaga sa Divisoria. Given naman. So anyway, enough of that. So punta tayo dun sa nagustuhan kong online shop. Yung online shop na nagustuhan ko is beautylicious.ph. So, ilalagay ko yung yung link nila sa description box below. And ano yung mga nabili ko sa kanila? Ang dami. Simulan na natin. Eto. Mga nabili ko sa kanila, umpisahan natin sa sabon. Mont Luxury Perfume Soap. Eto yan. Yan. Okay, isa-isahin natin. Itong blue is delicate. And yung amoy nito is inspired by Dolce & Gabbana Light Blue. Yan. This is for 230 pesos.
Next is this one. Ito naman is timeless, inspired by Chanel No. 5 na perfume. Also, 230 pesos. Next ay this one, Perky. Ito, inspired by Clinique Happy. Yan, Clinique Happy. And Perky. Perky yung name niya. And last but not the least ay itong Allure. So, ito ay inspired by Encanto Shine. So, anong una kong binuksan? Ito. Bakit? Kasi hindi ko alam yung amoy ng Encanto Shine. So, ito yung una kong binuksan. And sobrang bango niya. Actually, ayun o. Kahit ilang oras na ako nung gunaamoy ko pa rin, ang bango-bango niya talaga. Eh, alam mo yun, yung pagpasok mo sa banyo, ang bango-bango-bango talaga ng banyo. And sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako nagpapapote, di ba? Pero, ito kasi is whitening and moisturizing soap. So, before, kung nanonood kayo ng videos ko, ang favorite soap ko before ay yung Kojic. Pero, hindi dahil gusto kong pumote or whatever. Pero dahil gusto ko lang ma-maintain yung kulay ko, ganun. Ayoko lang na pag nainitan ako or naarawan ako is mangingitim ako. Kasi mabilis ako mangitim. So, nung ito, napanood ko to sa ibang YouTuber, especially kay Miss Anakay. So, napanood ko to, bumili talaga ako. And, ayan, ito yung sinimulan ko. Pag naubos na to, tsaka ako itatry yung iba. Only 230 pesos. San ka ba ang bango-bango na tapos matagal pa siya? And, nakakaputi pa. Okay, next. Punta tayo dito sa highlighter. Dalawa yung binili ko na highlighter. Itong isa, Wet n Wild. And this one ay yung The Balm na Mary Luminizer. So, ito kasi, ang ganda niya sa picture and wow. Parang sobrang excited na akong gamitin. So, yan. Tapos, this one naman, itong, ano ba to? Itong highlighter from The Balm. Ito siya. Ito kasi. Ayan. Nung nakita ko kasi ito kay Miss Michelle D, sobrang sabi ko, ah, gusto kong magkaroon nun. Gusto ko talaga magkaroon nun. So, yun. So, nag-purchase ako sa Beautylicious.ph. And then, next naman, oh, by the way, yung mga nasa Beautylicious.ph, ano, original, authentic, so, totoo yung mga binibenta nila, hindi fake. And, isa pang binili ko pala is this one from City Color, Glowing Complexion. Ayan, hindi ko pa kasi yan nabubuksan eh. And last but not the least na binili ko ay itong Happy Skin na Catch the Sun. So, nakita ko sa kanila, meron sila nito. And naintriga kasi ako kung maganda ba siya or what. Pero kung makikita nyo rin doon sa mga previous na videos ko, nagamit ko na to. Nilagay ko lang ulit sa box. Nagamit ko na to, pero sa kanila ko to binili. Ayan no, so ano siya, liquid yan. Ayan. Tapos, ayan. Sobrang, kasi nga summer na, so kailangan may protection sa araw. So, that's it. Yun yung mga nabili ko sa Shopee. And, yun yung experience ko sa dalawang shop na pinagbilhan ko. By the way, yung packaging dun sa Beautylicious.ph na dun sa pinurchase ko, itong mga to na pinurchase ko, lahat nakababol wrap, in fairness. So, parang, nakumpara ko talaga yung experience ko dun sa dalawang magkaibang shop. So, that's it for today. And, by the way, susunod ko dito yung haul ko ng Miniso. And thank you guys for watching. See you in my next video. Bye! Hi guys! Welcome to another Miniso haul! So, ngayon, share ko sa inyo yung mga nabili ko recently sa Miniso. Pero sobrang konti lang to, ah. Kasi sobrang konti lang. Ito, buksan na natin. Ayan. So, bumili ako nung sinasabi ko sa inyo na ano, cotton pads. Ito yun, no? Naubos na kasi yung cotton pads ko. And ito, ito yung maganda, yung may green dyan. Hindi kasi, may nabili kasi ako sa Wido. Wido nga ba yung pronunciation doon? Basta sa Wido, sa ano yan, sa Festival Mall, sa Filindes, sa Alabang. And ito siya, wait lang.
eto yung nabili ko. Natapon ko na kasi yung nakalagay dyan. Pero ito kasi, hindi ko siya bet. Kasi, though 99 pesos lang din siya. Tapos, meron siyang parang 1,000 na pads. Pero, hindi siya, para sa akin na, hindi siya maganda. Kasi, sobrang nipis nga. Ito, pakita ko sa inyo. Sobrang nipis. Ayan mo, sobrang nipis talaga. Hindi ko siya feel gamitin kasi, unlike dito, unlike dito kasi, ito, manipis rin. Pero, mga dalawang, medyo makapal naman siya. Parang ganun. Manipis na medyo makapal. Medyo malabo, no? Pero, ano kasi siya, weight lang. Busta talaga yung ganito ko. Tinapon ko na rin yung lalagyan. So, hindi ko na makita talaga. So, ayun. Ito kasi, dalawa lang na pants. Pwede na. Pwede na siya. Medyo makapal siya. Ito, siguro mga 5 sa isang gamit. At ang hindi pa maganda dito, yung ano, di ba pag kumuha ko, example, ng 3 or ng 4, or dilagyan mo siya ng toner or ng micellar water, ganon. Pag ginamit mo siyang ganon, ano siya, yung naiiwan yung pinaka nandun sa ano, surface. Basta, hindi ko ma-explain eh, pero ganon. Basta, hindi mo siya feel. Pero, siguro, pag naubos na lang ko, yun, gamitin ko na lang yung lalagyan, ilalagay ko na lang. Though, marami pa akong biniling cotton pads dun sa Miniso rin, yung last time nandun sa Miniso hoy ko. Pero, mukhang mas eto yung uunahin ko na buksan kasi bet ko talaga siya. So, ano pa yung binili ko? Bumili rin ako ng etong eyeshadow nila. 3-color eyeshadow. Ito. I don't know if you can see it. Ayan siya. May nakalagay ba dito? 3-color eyeshadow. Brown. Brown yung shade or yung palette or yung basta yun. Ito siya. And, let me show you. Ano ba yan? Paano ko pagbibuksan? Ah, paganto pala. I'm so sorry. Ayan, paganyan siya, paganyan. Pasensya na po kung may narinig kayo ingay sa background. Meron kasi naglalaro. Anyway, ayan siya. And, see? Ito. Ang ganda, diba? Ayan. Testingin ko yan. Gagawa ako ng review nito para ano nyo. This is only 99 pesos. Diba? 99 pesos lang meron na. Pero, tingnan natin kung okay yung review. And then, bumili ako ng itong, anong tawag nito? Itong eyeliner to eh. Alam ko, eyeliner. 2-in-1. Yun, perfect waterproof eyebrow pencil used to outline the eyes. Brow lash yung pangalan niya. Ayan, dalawa yan. Ito, ayan, brown yan. And then, bumili rin ulit ako ng itong eyeliner. Liquid eyeliner. Ito green, ito orange. So, itong green, ito daw yung pinakamanipis. Tapos, ito namang orange, ito yung medium. Ito yung medium eh. Tapos, meron din kasi na red, yun naman yung pinakamakapal. So, yun. 99 pesos lang yung bawat isa. Yan. So, ito yung mini sa haul ko. Ito yung mga nabili ko last time sa Miniso. And, so yun. Ito yun, shinare ko lang sa inyo. And, hope you like this. Thank you guys for watching. Bye!